guys and brothers and sisters. Nandito po ako sa Larina Port upang tuturuan ko kayo kung paano isang maging matagumpay na Kristiyano sa kanyang pananampalataya. Dito natin maranasan kung ano ang ibig sabihin nitong cross. Ang cross po ito, mga guys, ay yung horizontal at vertical analysis. Ano po yung vertical and horizontal analysis po about sa cross? Ito po ang composition sa cross. Ang ibig pa sabihin dito po, mga brothers, ang vertical po dito ang yung cross na pataas, yung linya. Ang ibig pa sabihin ito, mga guys, ay yung higit ang pananampalataya sa Panginoon sa kanyang katauhan. Dito po natin malalaman na ang isang pananampalataya sa kanyang katauhan, sa kanyang pagkatao, dito natin minamahal ang Diyos ang buong kaluluwa at buong puso at buong kalakasan sa ating pananampalataya sa kanya. Dahil dito, manalalaman natin na tayo ay isang karapat-dapat sa kanya. Karapat-dapat sa kanya dahil minahal natin ang Panginoon ng buong kaluluwa, buong puso at buong kalakasan. Dito natin maranasan na tunay talaga tayong mga anak sa Diyos. Dito maranasan natin ang pagmamahal sa kanya ng buong puso ay higit pa sa iyong pamilya. Dito natin malalaman ang ating pananampalataya na tayo ay bugos na sa kanya. Ang kalawa pa dito, mga guys, ay yung horizontal cross. Yung horizontal na pahalang po, ang ibig po sabihin na to, mga guys, minahal natin ang kanting kapwa-tao sa matuwid. Ito po ang application and implementation sa ating bilang Kristiyanos. Dito natin malalaman na tayo ay sumailalim sa kanyang kapangyarihan dahil nandito natin malalaman na ang Diyos ay sumasa atin at sumasa inyo din. Dahil dito, mga guys, ang horizontal po dito, ang ibig po sabihin dito, mga guys, ay isang pananampalataya sa Diyos at sa kanyang kapwa-tao. Ang kapwa-tao dito, mga guys, ay yung horizontal po, mga guys, ha. Dito natin malalaman na tayo ay higit ng pananampalataya sa Panginoon. Reflection po dito ang ating kapwa-tao. Dahil if you love your God, you must be love your neighbor as yourself. Love your God, love your neighbor. So, ibig sabihin ito, mga guys, love your neighbor as yourself. Ginawa mo nito, minahal mo ang inyong kapwa-tao katulad sa iyong pagmamahal sa sarili. Dahil ito po ang commandments sa ating Panginoon. Dito natin malalaman na commandments ito sa ating Panginoon, maranasan natin ang kapayapaan sa ating buhay. Dahil minahal ang ating kapwa-tao at minahal din ang ating Diyos. So dalawa po ang ating aspeto sa pagmamahal, mga guys. Huwag niyong kalimutan, guys, na mahalaga talaga ang pagmamahal sa ating kapwa-tao dahil we are social being. We are a community being. Dito natin maranasan na tayo ay ginagawa tayo sa Panginoon sa makatuwid. Dito natin maranasan na ang pagsubok ay walang dahilan kung hindi tayo maging isang matagumpay na pananampalataya sa kanya. So dapat natin malalaman na ito po ang kahalagahan sa ating buhay. Dahil ang bilang Kristiyano ay pagmamahal sa Panginoon at pagmamahal sa kapwa-tao. Thank you, mga guys, and good luck po. What's up? Shout out po sa mga subscribers, especially ni Randy Hickton, Green Coast Merchandisers, and to all our brothers and sisters, friends, Hypermart Larina. And ito po ang masabi kayo, Pax it bonum, mga guys. Exsi crucem domini, cogite partes adversi,
Besit liyo tribo, Judah Radex, David, Aleluya.